Bidyong ito tayo ay mag-iimbestiga at mag-i-explore sa isang abandonadong hotel dito sa aking likuran. Ang abandonadong hotel na ito ay naging abandonado nung dumaan ang bagyong Odette dito sa Cebu City. At simula daw noon, marami na rin daw ligaw na kaluluwa ang nagpaparamdam sa loob ng gusaling ito. My name is Banjo Andrikis. 3 years na akong caretaker dito ng abandonadong gusaling ito. Meron kaming nakakilabot at nararamdaman dito. May nakita kaming bata at saka may kasamang parang nagparamdam lang. Yung last month, dito kami nagparty-party. Yung mga kasama ko sa trabaho dito, nagbibidyokihan kami. Tapos may nagalit. Binasag yung sa likod namin yung bildo. Tinitingnan yung sa mga kasama ko, wala namang tao doon. So, ayun na, hindi na namin tinuloy yung pagkakanta-kantahan namin kasi nagulat na eh. Natakot na yung mga kasama ko eh. Mga anong oras po yan, sir? 11 PM yata. Then, tapos, may mga yung gwardiya dito, sabi-sabi na may makita sila. Tapos, pag matulog sila doon, parang anuhin sila eh. Nang binabangon. Oo. Maraming mga yung sa kabilang doon sa kabila, mayroong coast guard. Sabi-sabi nila may nakita silang bata doon. Doon sa third floor kasi na-picture taking. Sa maraming mga elemento dito. So ito guys, pasukin na natin tong hotel. So, dun pala sa kabilang side, guys, ginamit siya ng opisina ng mga Coast Guard. So, makikita niyo mga kwarto dito. Yung iba ginawa ng bodega. So, nandito tayo ngayon sa pinaka first floor ng hotel, guys. Pero mapapansin nyo, medyo maayos pa yung mga kwarto dito. Ayan. Linen stock room dito sa area na to, dito nalagay yung mga kumot. So, daming naka-stock dito, guys. So akit naman tayo doon ngayon, guys, sa second floor na itong hotel. Bali, tatlo kami nag-ikot ngayon dito sa hotel, guys. Nag-split up lang kami kasi malaki tong hotel na to. Nandito na tayo ngayon sa second floor. CR dito, guys. May kama pa. Ang creepy dito, guys. Parang may nakatayo dun sa dulo. Kita nyo, guys. Ibang kwarto dito. Nakalak. Sabi ng gwardiya dito, nagpapakita daw na bata dito, guys. Isa pang kwarto dito. Yung mga kama dito, guys. Ang creepy dito, hayop. Mas magkakamukha lang yung kwarto dito. Ito, parang laki ng kwarto dito. Ayan. Yung aircon pa dito, guys. Ito yung pinaka-elevator nila dito. Ayan. Sabi nung mga guard dito, nung bagyong Odette daw, ayun yung na-abandon tong hotel na ito. Tapos, hindi na siya in-operate. Kaya tuluyan na siya naging abandon. Ito na yung kabilang dulo ng hotel, guys. Mapapansin yung umiilaw pa yung keycard nila. Doorknob. Ito naman yung fire exit. Sarado. Ang creepy. Ayaw. Sobrang creepy, guys.
Time check natin ngayon guys is 2:30 na ng madaling araw ngayon. So pag may nakita kayo sa likod ko guys, comment nyo lang. Iba yung pakiramdam dito guys. Parang kinikilabutan yung bato ko. Akit na tayo ngayon guys. Doon sa second floor. Medyo kinikilabutan ako doon. Parang may nakasunod sa akin. So, dito na tayo ngayon sa third floor tayo ngayon, guys. Grabe yung creepy dito, guys. Grabe, nakakatakot. Mapapansin nyo, guys, yung mga kwarto dito, hindi talaga lahat bukas. Kaya pinapasok ko lang yung mga bukas na kwarto. Pero alas magkakamukha lang din naman sila. Ang itsura, guys, oh. Tingnan yung itsura. Ayan, oh. Ito yung mga TV nila dito. Mga box type, oh. Mga lumang TV pa. Pero mapapansin nyo, guys, yung mga side dito, is carpet siya. Yung TV pa dito. May aircon pa nga, guys, eh, oh. Feeling ko may nakasunod talaga sa akin. May isa pang kwarto dito. Yung salamin dito, guys. Ayun. Yung kama dito. Tignan niyo yung tsura, guys. Oh. Dito may napansin ako. Ba't kaya may upuan dito? Ayan. Sarado talaga yung pang kwarto dito. Ilan lang talaga. Sensya na kayo sa para kasi minasunod sa akin dito. Malinis na. So, tignan niyo yung tsura ng likod guys. Oh. Ganyan kadilim. Yung likod na dinaanan ko. Ganyan siya kadilim. Room 312. Yan. Yung ibang kwarto talaga guys, maayos pa talaga siya. Kasi may gwardiya rin dito kaya na may maintain yung pagka-abandon na itong hotel. Wala tayong makikita mga graffiti o kahit anong bandal dito. Ah bro, so yung kasama ko ngayon guys, Jay. Tapos ka na? Oo. Kahinga lumakyat? Next. Ha? Oo. Oh. Buting... Ha? Tira na yun. Ang pasok po. Umagalaw eh, no? Umagalaw. Tignan ko nga. So guys, ito na daw yung pinaka fourth floor ng hotel. So, wala na pala siyang rooftop. So nagulat lang kami kanina dito kasi pag-akit ko rin, napansin ko to. Yan yung kortina gumagalaw. Ayan o. Oh. Nahanginan pala siya. So dito sa fourth floor guys, may mga malalaki siyang space. Oh. Parang ito yung convention nila. Convention hall dito or yung function hall nila. Nandito. So ito may CR pa pala dito. Iba-iba na yung tiles. Mga CR dito. Yung salamin dito guys. So meron pang kwarto dito guys. Iwan ko kung ito rin nakita akong kwarto dito sa fourth floor. Itong area na to na may kwarto. So, pakita ko rin sa inyo. So, ito pala yung conference talaga nila, guys. Iba-giba na rin. Bagsak na yung kisame, oh. Ilaw. Ay, gumagalaw to. Bigat ba to?
Magalaw talaga siya, guys. Check natin yung iba. Ayun. Wala. Sarado talaga. Napansin ko lang, guys, yung ibang mga pintuan dito may nakalagay inspected. Siguro ito yung mga okay pa. Yung mga maayos pa na kwarto. Storage room. Ito bukas pa, guys. Gamit pa dito. May mga telepono pa, oh. May mga TV dito. Mga box type talaga yung gamit nilang TV dati. Tsaka makita nyo yung sahig. Naka-carpet talaga siya. Ito na nalagyan siguro ng keycard dati. Storage room. Nana siyang doorknob, oh. Ito. Mesa. So, naikot ko na ata yung kabuuan ng hotel. Talagang yung ibang kwarto, hindi ko pa siya mapasok kasi gaya na ito. Sarado siya. Nakasara yung iba. So, ito yung mga kasama natin dito, guys. Naikot mo na, bro? Masakit? Kinikilabutan ng kinikibo. Ano oras na yun? Alas 3 na yun. Ay. Parang may nakalip ako dun sa second floor ba yun? Oo nga, parang mabigat dun sa second floor, no? Parang may sumusunod talaga sa parang second floor, no? Ako rin eh, second floor. Ewan ko pagka dun, parang tumayo yun dito kung sa bato ko eh. Oh, diyan yung conference nila. Oh. So yun, guys. Kanina napansin ko dun sa second floor, medyo mabigat yung pakiramdam ko din dun. Sabi rin ni LG, parang tumatayo yung balahibo ko sa batok. Parang may nakasunod sa... Parang tama yung sinabi niya na parang may nakasunod sa amin dun sa second floor na ito. So siguro dun kami mag-spirit session ngayon at tignan natin kung ano ba, makipag-communicate ba sila. O, malaman natin. Okay, guys, nandito tayo ngayon sa third floor ng hotel at gagawa tayo ng spirit session or spirit box session. So, itatry natin kung may makapag-communicate pa sa atin dito. So, nandito kami lahat ngayon. So, dito kasi sa third floor, dito namin naramdaman pare-parehas yung kilabot. Kung madaling salita, dito kami kinilabutan mismo dito sa third floor. Kaya, napag-isipan namin na dito kami gumawa ng spirit session. So, tara, simulan na natin. So, guys, ito, naglagay ako dito ng motion sensor ball. So, ito nga pala, guys, hindi nakakaalam. Pag hindi mo ito inawakan, itong bolang to, hindi siya naiilaw, guys. Yan, bali naglagay ako dito sa isang hallway dito. Tapos, meron din akong nilagay na rem pad. So, mag-a-alarm siya pag may oras na may lumapit dito. Tapos, naglagay din ako ng
isa pang motion sensor ball dito. Tsaka dito guys, naglagay tayo ng isang EMF. So, magpa-fluctuate siya pag meron siyang energy na nasasagap. At dito naman yung isang REM pad natin. Ayan, testing natin. Okay. Tsaka meron pa kaming isang nilagay na EMF dito. So, all set na yung devices natin ngayon dito, guys. So, tatry natin makipag-communicate na ngayon. Pwede ka bang makipag-usap sa amin? Nandito ka ba ngayon? Kasama ka ba namin? Ano yun, bro? Bata nga, bro. Pwede ka magsalita? Lapit ka dito sa kandila. Sa liwanag, lumapit ka. Sige, salita ka pa. Nakikipag-communicate siya, bro, eh. Parang bata. Bata talaga siya. Pwede ka bang makipag-usap? Pwede ka makipag-storya, Namo? Parang iyak, no? Ayun, bro. Nagpa-fluctuate yung ano. Ako to? Ikaw ba yun? Ikaw yan? Anong dyan? Ikaw tulad kong mga anak. Ha? Basta? Ayaw mo klaro? Ganahan siya tayo, pandoon lang mo? Lima yung naririnig nila. Ilan, bro? Natanong kanina kung ilan mo mag-off-drill or ilan tayo lahat dito. Okay? Yes. Sabi lima. Oh. Naririnig namin dalawang beses na. Lima. Yes din. Pagkarinig ko, yes eh. Yes. Sabi niya yes. Oh. Kasi sagot niya yun sa lima. Kasi sinasabi niya. Ikaw ba to, Archie? Ikaw ba ni Archie? Ikaw ba ni? Oo. Okay. Archie, naun sa lang? Ha? RG. 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 RG yung pangalan? RG yung pangalan mo? Ha? Ayaw kag-ulaw. RG, ginatawag ka na mo?
Balik na mga tubag. Tubag na ako? Ha? Natubag na ako? Natubag na? Oo. Oh. Diba? Bata. Tama ano? Natubag na ako. Natubag na ka, okay. RG, ano sa'yo na itabo ni Modere? Anong nangyari sa'yo dito? Nire-respond siya bro eh. Diba? Hindi maklaro. Oo. Pero sure ako bro, kanina sabi niya natubag na ako. Natubag? Oo. Okay RG. Napabayla kayo direct ako ba na mo? Napamilayin ako ba? Masakit yung ulo ko, bro. Ang sumasakit yung ulo ko. Masakit yung ulo ko. Ikaw din nakasaluyo. DJ. Asa mo kada Petron? Parang umiyak ka mo. Ikaw din kayo na? So yun guys, tapos na kami mag-explore at mag-investigate dito sa abandoned hotel. So kanina, may mga responses kaming narinig sa spirit box session namin dun sa third floor. So titignan natin sa editing kung ano pa bang marinig natin. Malinaw naman siguro yung narinig namin dun sa spirit box kanina. Check din natin kung ano ba talaga yung mga na-capture natin dito sa abandoned na hotel na ito guys. So yun guys, dito na lang muna tatapusin tong video to. At maraming salamat sa pagsama sa akin at umabot kayo sa dulo ng video ito. No? At sana appreciate nyo yung ating video. Kung sa YouTube nyo naman ito mapapanood guys, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell button para lagi updated sa mga videos na i-upload ko. At kung sa Facebook nyo naman ito mapapanood guys, please follow and like my page. Lalagay ko na rin sa link sa description sa baba kung ano yung page natin. At sa comment section siguro lalagay ko na rin yung ating page. So ayun guys, maraming salamat. Dito lang tatapusin itong video to. Peace out.